Kumalat nga sa Facebook ang kalunos-lunos na sinapit ng isang lola sa kaamay ding umano ng kanyang sariling mga apo. Kitang-kita sa mga larawan ang lapnos na mga balat sa braso, leeg at mukha nito. Kinilala ang biktima sa pangalang Lola Terry ng Barangay Rafael Rueda Sr., San Jose City. Sa isang FB post na nagngangalang Criselle Joyce Jose, makikita ang mga nakakaawang larawan ng isang lola na lapnos ang mga braso at mukha dahil sa pagkabuhos ng kumukulong mantika dito. Sa unang tingin pa lamang ay mamabanaag na ang hirap at hapdi na diraranas ng lola sa third and second degree burns na tinamo nito. Ayon pa rin sa mga kaanak ng biktima, kagagawan di umano ng mismong mga apo ng matanda ang sinapit ng lola. Ayon sa biktima, nagkaroon di umano ng pagtatalo ang matanda at ang kanyang mga apo hinggil sa mga gamit ng maalagang aso ng huli. Sa kainitan ng pagtatalo, hinampas di umano ng kanyang apo na kinilalang sa ngalang Aying ang kamay ng matanda na naging dahilan ng pagkakatabig sa kawali na may lamang kumukulong mantika. Nabuhos ang mainit na likido sa iba't ibang parte ng katawan ng matanda. At sa kabila ng pangyayari, hindi pa rin nakakapagpablatoy si Lola dahil na rin sa regulasyon kaugnay ng pandemya. Sinabi naman ni Barangay Captain Ramon Pangan ng nasabing barangay na dapat umanong makasuhan at managot ang mga suspek. Labas na bahay sa tapat ng mga aso at pusa. Ako ay nagbaon ng konting pagkain doon pang arumsal ko. Ang ginawa ko, dahil mabaho yung mga tae ng pusa, tinabihan ko yung upuan para hindi ko maamoy yung tae ng pusa para makakain ako. Lumabas yung magpinsan, nilabnot yung itinabing ko na yun, ba't ko raw ginagamit sa pusa ay sa na ipinantatabi. Sinong magpinsan? Si Aying at saka si Jaja. Kasi kakain ako, hindi ko naman naaamoy ko tayo ng pusa, kaya nga lang tinabihin ako, pero aalisin ko rin yan, sabi. E di nung mayari akong kumain, pumasok sila, kumain din sila sa loob. Doon sa inuupuan ko sa may puno ng mangga, pumasok na yung araw, ibig sabihin na mabibilad na ako. Kaya ang ginawa ko, umupo muna ako doon sa upuan na yon. Nung nayari silang kumain, lumabas uli sila. Nilabnot yung mga tinabing kong dalawang pirasong gamit ng aso. Ba't ko raw ginagamit yon? At saka hindi ko naman daw pwesto yon. Ba't daw ako umuupo ron? Sabi ko, nabibirad lang ako sa puno ng mangga. Sabi ko. Tapos nung kanaganyan kung ano-ano nang pinaggagawa ng Jaja sa akin. Ado doon, dilaan ako. Ado doon, parang yung parang luka-luka. Pa sila, nagdadaldal na sila. Sobra naman kay Kako, masyado niyo ako Kako. Sana ako uupo rito. Nagpatugtog sila na uupo ng lakas. Mabibingi ka. Sabi ko, sa tapos umalis ako. Punta ako sa kabila. Pag uwi ko kahapon, at alam ko na Kako, ayaw ko na Kako nung ganon lagi nila. Kung pwede, maghiwa-hiwalay na tayo, umalis na kayo ako rito. Sabi kong ganon. Tapos, ito, sabi ko, itinuro ko yung Aying na nagpipirito. Ito Kako, ayaw na ayaw ko Kako'y ugali nito. Sabi kong ganon. Lahat na lang Kako ng pamungis at ginagawa niya sa akin. Ngayon, tinabig niya yung kamay ko. Nung matabig niya yung kamay ko, tumama yung kamay ko doon sa kawali. Sa pinagpipirituhan niyang kasirola, hindi ko naman alam nagpipirito. Tapos, bumuhos yung kasirola sa akin. Kung hindi ko sana natabig yon, kung hindi niya tinabig yung kamay ko. Hindi niya tinabig yung kamay ko. Nilapitan nila ako, silang tatlo. Yung itong ay, hinawakan niya yung kamay ko. Tapos kung na ganyan, kumuha ng gulok yung anak niya. Kumuha rin ako ng gulok. Sige Kako, magpatayan na lang tayo Kako. Kako, hirap na rin lang ako sa buhay. Sabi kong gano'n. Tapos, maya-maya pumasok yung si Jojo, yung asawa ni Imelda. Pero nabuhusan na ako ng mantika. Ng mantika. Nanay sabi, dito ka, umupo ka. Pauupuin ako eh. Pasumpaso na ako sa mantika. Ang ginawa ko, hindi Kako, hindi. Parang namamanhid na yung katawan ko. Ang ginawa ko, lumabas ako.
Sinikap ng DWNE na kunin ang panig ng mga akusado, subalit tumangging magsalita ang mga ito. Para sa Balitang Nueva Ecija, ako si Ninia Cayaban para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.